Malungkot na balita ito mga tol sapagkat tatlong kababayan po nating mangingisda ang pumanaw dyan po sa Baho de Masindoc noong umaga ng October 2, 2023. Pero ngayon lamang po ito kumalat sa balita. Ano po ang nangyari? Binangga daw po ito ng hindi pa nakikilalang barko hanggang sa kasalukuyan. Itong pangyayari po na ito ang isang magandang halimbawa na dapat ang intelligence fund or confidential fund ng ating Philippine Coast Guard in particular ay taasan. Kasi sa mga ganyang pangyayari, kung meron pong tamang pondo, eh madali pong malulutas ang pangyayari po na ito. Yan ba ay isang aksidente, sinadya, o hindi pa po natin alam kung ano talaga ang nangyari. Basahin po natin ang balita. Nakalulungkot po ito sapagkat puro pagsubok po ang pinagdadaanan ng ating mga kababayang mangingisda dyan po sa bahagi ng Baho de Masindoc. Alam naman po natin ang kalagayan nila dyan. Talagang para silang nakikipagpatintero sa China Coast Guard. Pero dito, hindi po natin alam kung sino ang salarin. Ito ba ay sinadya o ito ba isang aksidente? Puntahan po muna natin ang balita na may kaugnay po ng pinag-uusapan po natin. Ayon po, dito sa GMA News Online, tatlong Pinoy patay ng banggain ng foreign vessel ang kanilang bangka sa Scarborough Shoal or Baho de Masindoc. Patay ang tatlong mangingisdang Pinoy matapos banggain ang kanilang bangka ng isang pinaniniwalaang dayuhang commercial vessel habang bumibiyahe sa karagatang sakop ng Scarborough Shoal ayon sa Philippine Coast Guard nitong Miyerkules. Ayon sa PCG, ibinahagi ng isang crew ng FFB Dirin na nangyari ang insidente bago magmadaling araw noong Lunes, October 2. Nakadaong ang bangkang Pinoy sa layong 85 nautical miles, hilagang kanluran ng Scarborough Shoal na tinatawag ding Baho de Masindoc, nang mabangga ito ng hindi pa matukoy na commercial vessel. Hanggang sa ngayon, mga tol, hindi pa po tukoy ito, kaya kailangan gawin ng ating otoridad ang lahat ng makakaya po nito sa kanilang investigasyon at tukuyin at eventually mapanagot ang bumangga na ito sa bangka ng ating mga mangingisda. Lumubog ang bangka na nagresulta sa pagkamatay ng 47 anyos na kapitan at dalawang tripulante, edad 38 at 62, pawang mga taga-Zambales ang mga biktima. Sa isang assessment report, sinabi ng Philippine Coast Guard na isang oil tanker na nakarehistro sa Marshall Islands ang nakabangga sa bangka ng mga biktima. Mananagot ang may sala. Ito po ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nga po natin ang Twitter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanya pong Twitter posted ang mga sumusunod. We are deeply saddened by the deaths of the three fishermen, including the captain of the fishing vessel. The incident is still under investigation to ascertain the details and circumstances surrounding the collision between the fishing boat and a still unidentified commercial vessel. Pero it appears na mukhang sa assessment po ng Philippine Coast Guard, Marshall Islands ang nakabangga, di umano, isang oil tanker sa bangka ng mga biktima. Tuloy po natin ang pahayag sa Twitter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Currently, the Philippine Coast Guard is backtracking and checking all monitored vessels in the area as part of its ongoing investigation. We assure the victims, their families, and everyone that we will exert every effort to hold accountable those who are responsible for this unfortunate maritime incident. Let us allow the PCG to do its job and investigate, and let us refrain from engaging in speculation in the meantime. Nakikiusap po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na wag po tayo mag-speculate sa mga kapwa ko po vlogger. Wag nyo po kagad pagbintangan dito ang China. Hindi po yun makakatulong sa kasalukuyan po nating sigalot o tunggalian sa teritoryo dyan po sa South China Sea. Kasi may mga nakikita na po tayo na mga vlogger at iba pong mga content creator na nag-i-speculate na kagad na ito po ay gawa ng
Chinese fishing vessel or Chinese Coast Guard or Chinese fishing militia. Wag po nating i-conclude sapagkat wala pong matibay na ebidensya na hawak ngayon ng ating gobyerno. In fact, ang sinasabi nga po ng Philippine Coast Guard, ito po ay commercial oil tanker at hindi po ito may kaugnayan sa anuman sa China o sa China Coast Guard. Ano? Nakikiusap po, no, other than, hindi po ako yan. Pangulong Bongbong Marcos po ang nakikiusap sa atin. Let us allow the PCG to do its job and investigate. And let us refrain from engaging in speculation in the meantime. Tuloy po natin ang binabasa po nating balita. Sa isang pahayag nitong Miyerkules, sinabi ni PBBM na kasalukuyan nang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Yan na nga po yung binasa natin kanina na post ng ating Pangulo sa Twitter. Rest assured that the government will provide support and assistance to the victims and their families. O, ano naman po ang ginawang investigasyon ng PCG? Putunghayan po natin ulit ang panulat sa balita na ito. Sa panayam sa Super Radio DZBB, sinabi ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo na posibleng natutulog ang mga mangingisdang Pinoy nang maganap ang insidente. Malamang hindi nakita ito, tulog yung ibang crew members kaya hindi nakasurvive. Sinabi ni Balilo na tutukuyin nila ang uri at sukat ng commercial vessel na bumangga sa bangka ng mga mangingisda bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Titingnan natin mabuti kung ano yung mga circumstances dito sa insidente. Gaano kalaki yung barko, yung mga locals ba ay hindi nila nakita at syempre yung lagay din ng panahon para makontribute doon sa visibility ng area. Ayon pa po iyan kay spokesperson Rear Admiral Armand Balilo. Oh, ito naman po ay ang tulong na inihahanda po ng ating gobyerno. Sabi po dito, nakahanda ang pagtulong. Ginamit ng 11 na nakaligtas ang 8 nilang service boat para lisanin ang katubigan at ihatid ang mga nasawing biktima sa barangay Kato sa Impanta, Pangasinan, sabi ng Philippine Coast Guard sa isang spot report. They arrived about 10 a.m. yesterday, October 3, 2023, and reported the incident to the nearest Coast Guard substation for necessary assistance. Sinabi ni Balilo na nagpadala na sila ng mga tauhan sa Impanta para kausapin ang mga nakaligtas sa insidente at ang mga pamilya ng mga nasawi para sa posibleng tulong. Ayon po kay Balilo, nakahanda po silang magbigay ng tulong sa pamilya. O, ang Scarborough Shoal po ay isang hugis U na mabatong outcrop na tinitirhan ng mga yamang dagat. Nakaposisyon ito 124 nautical miles mula sa pinakamalapit na landmass ng Palawan. At dito po sa bahagi na yan ng Scarborough Shoal, malapit din po yung bunganga kung saan inilagay po ng China Coast Guard yung kanilang illegal floating barrier. Kaya may mga rumors, speculations ngayon na ito daw po ay pagganti ng China Coast Guard. Wala po iyong katotohanan mga tol. Huwag po natin i-drag ang ating Pangulo, ang ating bansa, ang ating Philippine Coast Guard sa isang sitwasyon na maaaring mag-ignite pa ng tension dyan po sa West Philippine Sea. It has nothing to do with the placing of illegal barrier na yan, na floating barrier, at saka the eventual removal ng ating gobyerno sa nabanggit po na floating buoy. Wala pong kaugnayan ito. I believe this is purely accidental kung ang involved talaga ay yung binanggit po doon kanina na oil tanker, baka talagang hindi nakita ng barko, ng kapitan ng barko naman, ng oil tanker, kaya nagkaganon. Maraming mga contributory factors daw po dito, particular yung visibility sa area. Eh kung medyo hindi maganda ang panahon, kaya marahil umangkla yung mga mangingisda, eh nag-provide siguro ito ng hindi maayos na visibility. Kaya nagkaganito, ano? Anyway, iintayin po natin ang resulta ng investigasyon kaugnay po ng pangyayari na ito. Ngayon, ano ang maitutulong dito ng confidential funds? Wala pong politika ito, ah. Hindi ko po
It happens lamang na naisip ko na banggitin ang confidential funds at intelligence funds dito kasi hindi naman maikakaila na ang intelligence funds or confidential funds po ng Philippine Coast Guard ay napakaliit. Kaya sana yung Senado at Kongreso dagdagan po nila yung confidential funds ng Philippine Coast Guard para sa mga ganitong pagkakataon maging madali ang pagkilos sa isinisagawang investigasyon dahil alam naman natin na sa pagsasagawa po ng investigasyon, marami po talagang mga expenses na kinakailangan para lamang makalutas ka in particular ng isang problema. At dito, ang problema, inaalam po kung sino ang may kasalanan. Kung ito ba ay purely accidental or ito ba ay sinadya o kung anumang pang mga sirkumstansya na nasa likod po ng pangyayari na yan. Lahat po magaganap po ng maayos, magaganapan po ng ating Philippine Coast Guard ng mas epektibo ang kanilang mga trabaho kung meron pong sapat na pondo, in particular ang confidential funds. Kaya inuulit po natin, pakinggan po natin ang pakiusap ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po tayong mag-speculate sa pangyayari po na ito. Hindi po yun makakatulong sa relasyon na sa ngayon medyo umiinit sa pagitan po ng China at saka ng Pilipinas. Let's focus doon lamang sa facts. Ang facts, may mga namatay, nakalulungkot po yan, tatlong mangingisdang Pilipino at di umano'y binangga ng isang commercial maritime vessel. Ano? Kung yun ang pinaka-appropriate na termino. Okay, going back dito po sa balita, ano po ba ang pinaka-latest muli diyan? Panoorin po natin ang video na ito mula po sa UNTV. Pagkakakilala ng barko na nakasagasa sa mga mangingisda. Aga, base sa oras at pesta na sinabi ng mga mangingisda, matapos ang cross-referencing na isinagawa ng mga otoridad, lumalabas na ang Pacific Ana crude oil tanker ang dumaan sa lugar ng insidente mula sa Marshall Island. Pero hindi pa ito tukoy kung ito nga ang nakabangga. Kaya mag-iimbestiga pa ang PCG. Patay ang tatlong mangingisda. Nilinawin lang natin ha. Ayon po kasi dito sa isang balita sa GMA na binasa po natin kanina, sinabi ng Philippine Coast Guard na isang oil tanker na nakarehistro sa Marshall Islands ang nakabangga sa bangka ng mga biktima. Pero dito naman po sa alas 12 balita ng UNTV, sinasabi na hindi pa naman daw po sigurado kung ito bang Pacific Marshall Islands ang talagang nakabangga. O whatever it is, hintayin natin yung official na report mula po sa mismong Philippine Coast Guard. Baka later on lamang o baka mamayang gabi o kinabukasan maglalabas po ng pahayag diyan ng Philippine Coast Guard kapag ka talagang sigurado na nila na tukoy na ang nakabangga dito po sa ating mga mangingisda. Matapos mabangga ng barko ang kanilang bangka sa kasagsagan ng kanilang pangingisda sa Laot, 85 nautical miles northwest ng Baho de Masinloc. Pawang mga taga-Subic Zambales ang mga biktima. Ayon kay Raymark Bautista, isa sa mga nakaligtas, malakas ang ulan noong October 2 ng mariling araw kung saan naka-istasyon ang kanilang mother boat. Ano nga, ano? Kasi sabi nga ng Philippine Coast Guard, inaalam nila kung yung mga contributory factors ba maaaring nagdulot dito sa pangyayari na ito. Kung ganyan po ang sinasabi ng mga nakaligtas, malakas ang ulan, definitely yung visibility umina. Kaya malamang sa malamang mga tol, bagamat hindi pa ito sinasabi ng Philippine Coast Guard, malamang sa malamang aksidente po ito. At mga kapwa ko content creators, baka pwede namang i-correct ninyo yung mga pahayag ninyo sa inyong mga previous vlog na China Coast Guard kagad ang pinagbibintangan nyo rito. Hindi po yun. Ayaw po natin sa China. Ako, ayaw ko po sa China Coast Guard. Pero maging makatwiran po tayo kasi baka magdulot pa po iyan ng further tension diyan po sa West Philippine Sea at hindi po natin hangad yon. Ang hangad po ng ating Pangulo sa kasalukuyan, huwag po tayong mag-speculate, maging mahinahon po tayo. Higit sa lahat, ipakita po natin yung suporta natin sa ating gobyerno ng pagsasabi po kung ano talaga ang katotohanan base po sa mga balita. Yung mga opinion po na sinasabi po natin, kung pwede, ibase po natin sa katotohanan. Pero kompleto naman daw sila ng pailaw kaya makikita naman ang kanilang bangka.
samantalang nakakaalis lamang daw noon ang service boat nila para mangawi. Nagulat na lang daw sila nang biglang bumangga ang isang barko sa kanilang bangka. Okay, yan ha. Nadinig po natin ang pinaka-latest. Hindi pa talaga tiyak kung yung Pacific Marshall Island nga po na isang oil tanker ang talagang bumangga doon po sa ating mga mangingisda. Pero isa lang ang katiyakan dito, walang kinalaman ang China Coast Guard. Meron na po kasing nakitang pattern ng mga dumaang barko sa lugar na yan at wala po doon ang China Coast Guard. Ano? Huwag po tayong magpakalat ng impormasyon na maaaring magbigay ng maling impresyon sa ating katunggaling bansa, which is China. Stick lamang po tayo kung ano talaga yung totoong nangyari, bagamat ito ay nakalulungkot, kasi tatlong mga kababayan po nating mga mangingisdang Pilipino ang pumanaw po dito.